pesos. Wow! Biruin nyo guys na matanggap na si Kadete ng ganyang kalaking pera. Yan. Hello guys! Welcome back to our channel, GC Marino TV! For today's episode guys, pag-uusapan natin ngayon yung tanong ng isang viewers natin. Na si P. Duque. At ang tanong niya guys is, Sir, may sahod ba ang Kadete? Yan yung magandang tanong guys. Sagutin natin yan. But before anything else, kung bago ka palang sa channel ko at magustuhan mo ang mga content ko guys, please click subscribe and hit notification bell para updated ka sa next videos natin. So yan yung topic natin ngayon guys. Ang ganda ng topic natin ngayon. May sahod ba talaga ang kadet sa barko? So sa barko guys, mayroon tayong dalawang department na mayroong kadete. Ang isang department is deck department at ang pangalawang department naman is engine department. So ang mga deck department guys, sila yung mga nagtapos ng BS Marine Transportation, at yung mga engine department naman is nagtapos ng BS in Marine Engineering. To refresh guys, ang mga cadets or apprentice is sila yung mga first time sa barko after completing their 3 years academics. So mayroon silang 1 year na apprenticeship or cadetship. So bago nila mabuo yung 4-year course na yan, no? So 3 years sila doon sa school and 1 year sa barko. So after that one, no, bago pa sila maging ganap na graduates of that course. Yan. May sahod nga ba ang kadete sa barko? So ang sagot ko dyan guys is wala. Wala, wala. Oo guys, wala. Kasi ang term natin dyan is allowance. Yan. So huwag pa rin tayong malungkot, no? Kasi usually ang term naman talaga natin dyan is allowance. Kasi nga hindi pa kayo regular o hindi pa kayo tapos ng inyong academics, kasi hindi pa tapos ang inyong kurso. Kumbaga, sa barko, kayo ay trainee or cadet or apprentice, pero yung 1 year nyo dyan na experience is nabilong pa rin sa inyong academic, which is kailangan nyong buuin para matapos nyo yung 4-year course nyo. Yan. So, huwag kayo mag-alala guys, no? Hindi man sahod ang term nyan, pero allowance. So makatangkap lang kayo ng sahod if natapos na yung 4 years nyo, and then babalik na ulit kayo sa barko or sasampan na ulit kayo sa barko, but not as cadet. So as ratings na. Ayan. Yan guys, no? So huwag kayong malulungkot. Huwag na huwag malulungkot kasi mayroon at mayroon pa rin tayong matatanggap. Ayan. So ang tanong naman natin dyan is, Sir, magkano bang kasahurin ko as cadet sa barko? Ayan. So sasagutin na naman ulit natin. Based sa type ng barko na sinasakyan mo or sa type na barko na sasampahan mo, and kung anong union under yung mga company or agency or mga barko nyo. Ayan. Importante din yan guys, kung anong union under yung company or yung mga barko na sasampahan. Ito yung mga sumusunod: International Transport Workers Federation or ITF, Associated Marine Officers and Seafarers Union of the Philippines or AMOSOP, All Japan Seamen's Union or JSU, Norwegian Seafarers Union or NSU, National Union of Seafarers of India or NUSI. So ano ba itong mga union na ito guys, no? Wala yung nagre-representar ng CBA or Collective Bargaining Agreement doon sa company at sa employee. Itong CBA na ito guys or Collective Bargaining Agreement, no, isa itong contract or agreement between the company and the seafarer, no, about the working hours, salary, leave pays, holidays, etc. So ibang union guys, iba't iba din yung rate ng allowance ng kadete or sahod ng mga crew. So kaya pag sinabi natin guys na
Uy, 88 rate yan yung barko mo. Malaking sako dyan. Ayun. So ito yung pinakahihintay natin, guys, no? So magkano nga ba ang allowance ng isang kadite sa barko? Yan. So i-reveal ko na, guys. I-reveal ko na yung allowance natin. And itong rate natin, guys, is based ito sa International Shipping Agency. Wow! O yung mga international na barko, no? Kaya hindi po ito sa domestic. So $1 is to 48 peso yung exchange rate natin, guys, for computation. Yan. So ito, magsimula muna tayo sa tanker, kasi yung tanker, guys, sila yung may mga malalaking rate ng allowances at salary ng mga seaman. What? Kaya ito, guys. So unahin muna natin yung tanker. So chemical tanker, nag-rate siya ng $700 up to $1,000 or 33,600 pesos up to 48,000 pesos. Wow! Biruin nyo, guys, tumatanggap na si kadete ng ganyang kalaking pera. Yan. PLCC naman is $600 up to $1,000 or 28,800 pesos to 48,000 pesos. LPG or LNG carrier, $650 to $1,100 or 31,200 pesos to 52,800 pesos. Product tanker ay $600 up to $1,055 or 28,800 pesos up to 50,400 pesos. Dahil ngayon naman, guys, no? Dadako naman tayo sa mga cargo ship. So simulan natin sa container. Sa container ship naman, guys, ang rate nila is $400 to $600 or 19,200 pesos to 28,800 pesos. Wow! Car carrier, $400 to $600 or 19,200 to 28,800. Sa general cargo naman is $300 to $450 or 14,400 to 21,600 pesos. At sa bulk carrier naman, guys, is $350 to $450 or 16,800 pesos to 21,860. Wow! So ganyan kalaki yung allowance ng kadet sa barko, guys. So yun lang, guys. No, I hope na-share ko sa inyo. I hope nasagot ko ang tanong mo, Mr. P. Duque. Kung mayroong sahod ba sa barko ang kadete. So ang sagot is mayroon. Allowance ang term natin dyan. Yan. So kita-kits ulit tayo sa next vlog natin, guys. So again, guys, thank you for viewing. See you again in my next vlog. And please don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa next videos natin. GC Marino TV, out. Bye.